Tagu-taguan na yata dito kay Harry Roque, ano? Kasi ngayon, mga tol, eh mukhang literal na pugante na naman itong si Harry Roque. Siya po ay pinaghahanap ngayon ng ating mga otoridad, katulong na po dyan ng ating Philippine National Police para isilbi po yung order of arrest na inilabas po ng Quad Committee last time nang hindi po siya tumupad doon po sa kanyang ipinangako sa Quadcom at hindi din po siya dumalo sa nabanggit na hearing in aid of legislation. Ang nangyari po kasi noon, siya po ay makailang beses nang dumalo sa Quad Committee hearing, tapos merong isang pagkakataon na hindi po siya dumalo at siya po ay nagsinungaling. At dahil doon, siya po ay na-contempt at nakulong ng 24 hours. But doon sa mga hearing na yon, isang pagkakataon ay kinwestiyon yung kanyang labis na paglago ng kayamanan, partikular yung sobrang laki ng kanyang kapital sa isang kumpanya na kanyang pag-aari. At ito'y pinaliwanag niya naman, sabi niya ito daw po ay nanggaling sa pinagbentahan nila ng lupa at siya po ay nag-volunteer na isusumiti ang mga dokumento na ito sa Quad Committee. Pero nagbago po ang lahat nang binubusisi na po ito ng mga kongresista. Nung siya po ay ine-expect na magdadala ng dokumento, hindi niya na po ito sinipot at syempre hindi na sinumite yung mga dokumento. Kaya ang mga committee ay ang mga kongresista sa Quadcom ay muli po siyang kinontempt at nagkaroon nga po ng paglabas ng order of arrest. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan. Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kanina. Si Roque, dudulog na raw sa Korte Suprema. Saksi, si Chino Gaston. Muling pina-aresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee kanina at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Paranaque, kaya hinihingan siya ng kamera ng ebidensya. He expresses commitment to produce the top. Yun ang problema. Hindi naman ang mga kongresista ang nagsabi sa kanyang isumite ang mga dokumento na yon. Inunahan niya ang mga kongresista. Sabi niya, isasumite niya yung mga dokumento na yon sa Quad Committee. Pero ano ang nangyari? Hindi niya po ito tinupad at ito po ngayon yung pinuna, partikular nito pong si Congresswoman Luistro. The immense reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt. Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents. Matatanda ang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya ng pagsama niya kay Cassandra Lee Ong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Yan ang claim ni Harry Roque. Pero ang sinasabi po, partikular ng ating PAGCOR o ng PACC, nang ito po ay nag-raid doon po sa Lucky South 99, nakita po ang mga dokumento related sa ugnayan po nitong si Harry Roque at saka ng Lucky South 99. In fact, nakalagay po doon sa dokumento na siya po yung chief legal officer nito. Kaya kung meron mang dapat na magpaliwanag, total hearing in aid of legislation lang naman ito, sana si Harry Roque yon sa pamamagitan po ng pagsagot sa mga katanungan ng mga kongresista. Pero ang nangyayari po ngayon ay hindi na po siya sumipot at yung mga dokumento na hinahanap po ng mga kongresista ay hindi niya na po sinumite. At sa kanyang social media ay matapang niya pong inakusahan ang mga kongresista o ang Quadcom na ito na witch hunting ang nangyayari. At sinisiraan daw po ang kanyang pamilya, partikular ang relasyon niya sa kanyang asawa. Pero tatandaan po natin ito. Kung ang ginagawa po ng mga kongresista ay pagtatanong lamang sa mga sinasabing facts, wala pong paninira doon.
At kung nagsasabi naman ng katotohanan itong si Harry Roque, bakit nga ipipiit ang kanyang sarili ngayon na dumalo dyan at isumite yung mga dokumento na maaaring magpatunay na siya po ay malinis ang kanyang kayamanan dahil reputasyon niya na po ang nalalagay sa alanganin dito eh. Ako, kung ako ang nasa posisyon ni Harry Roque, eh kahit pribadong mga dokumento yan, kahit mga dokumento yan ng aking pamilya, kung reputasyon ko naman ang malalagay sa alanganin, eh isusumiti ko yan sa ating kongreso at lilinisin ko ang aking pangalan kung ako si Harry Roque. Pero hindi nga ako si Harry Roque, siya po si Harry Roque, nagtatago ngayon. Ano ang latest kay Harry Roque ngayon? Hindi po natin alam eh. Pero mamaya sa re-reactionan po natin isang video, in-interview po ang chairperson ng Quad Committee na si Congressman Ace Barbers. At doon ilalatag niya yung kanilang mga dahilan kung bakit kinakailangan humarap si Harry Roque at kinakailangan niyang isumite ang mga dokumento na ito para na rin po na makatulong dito po sa isinasagawang hearing in aid of legislation ng Quad Committee. But before that, ipagpatuloy po muna natin ang pakikinig dito po sa balita. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-site ng contempt laban sa kanya. Kung sila ay nagsasabi kung tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Hindi naman sinasabi ng mga kongresista. Nagtatanong sila, Harry Roque. Ano, hindi nila kinakailangang magpresenta ng mga ebidensya na ikaw ay nasa Pogo. Tinatanong lamang nila at nararapat lamang siguro na ikaw ay sumagot bilang dati na rin namang kongresista. Alam mo naman ang trabaho nila. Yung mga katanungan na yon ay hindi paghahanap ng ebidensya laban sa iyo. Yon ay paglilinaw para malaman talaga ng kanilang committee, particular na rin ng taong bayan, kung bakit ang iyong kayamanan ay bigla na lamang lumobo ng napakabilis ng mga panahong particular kasagsagan, kalakasan po ng Pogo operation sa ating bansa. Supreme Court, naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatika. Samantala sa pagdinig ng Quadco, may isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya. So anyway, ibang balita na yan. Yan ay kaugnay naman sa pagkumpirma ni Colonel Padilla na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang tumawag sa kanya at nag-congratulate at sinasabing job well done. Pero iba ginawa ninyo, ginawa niyong dinuguan, no? Something like that. Ngayon, balikan natin ito pong interview kay Ace Barber, ang chairperson po ng Quad Committee na binubuo po ng Committee on Public Accounts, Dangerous Drugs, Public Order at saka Human Rights. Walang iba kung hindi ito pong si Congressman Ace Barbers. Pakinggan at panoorin po natin ang interview na ito, mga tol. Samantala, kaunay po sa update sa gumugulo na investigasyon ng House Quad Committee. Mga kapanayan natin, Surigao del Norte Representative at House Quad Committee Lead Chairman, Robert Ace Barbers. Kong, good morning. Hello, good morning, Ivan. Matandang pato po sa atin. Yes, thank you for joining us this morning, Congressman. Una po, may impormasyon na ba kayo kung nasaan si dating Presidential Spokesperson Harry Roque? Hanggang sa ngayon, wala pa rin information galing sa Office of the Sergeant at Arms na... Wala pa rin. Ibig sabihin, nagtatago. Gagayahin ba nito si Alice Goo, si Gerald Bantag, si Apollo Quiboloy? Ano? Sana wag nang dumating sa punto na siya po'y arestuhin pa talaga ng ating kapulisan. Again, kung wala kang itinatago, Harry Roque, madali lamang yan para sa iyo, lalong-lalo na ikaw ay isang abogado. Ang dali mong mga ngatwiran kung nasa tama ka lang talaga. Pero bakit ayaw mong ikaw naman mismo ang nagsabi, isusumiti mo yung mga dokumento na magpapatunay na ang kayamanan mo ay lehitimo? Hindi mga kongresista ang nagsabi sa iyo noon. Ikaw ang nagpresenta noon at tinanggap ng mga kongresista. Ngayong hinahanap na yung mga dokumento, hindi ka na dumalo at hindi mo naman sinumite ang mga bagay na yon. Ang House of Representatives, so maaaring umingi kami ng feedback ulit within the day. At sana, magkaroon na ng information
kung nasaan si Atty. Harry Roque. Pero sigurado po tayo na nahihain na yung arrest order sa kanya? Kasi ang claim niya, parang wala pa rin nakakarating sa kanya. O, yun na nga. Good nga kami nagtataka. Eh, nagpa-interview si Seth. Napakasinungaling talaga ni Harry Roque sa punto na yan. Kasi nagpa-interview, sabi nga dito nitong si Congressman Barbers, yung Secretary General ng House of Representatives, doon mismo sa area, doon sa opisina ni Harry Roque. Eh bakit sasabihin nila ngayon, hindi pa na iseserve yung kanyang order of arrest? Kaya ngayon, babay anak, kaya ngayon ang sinasabi tuloy nitong si Congressman Barbers ay baka na lamang sa residential nila ipadala yung order of arrest. Ganun pa man, gawin na lamang sana ng mga kongresista ang nararapat. At kung talagang itong si Harry Roque ay iwas dito po sa pag-aresto sa kanya ng House of Representatives, eh sana tumulong na po rito ng buong puwersa ang ating kapulisan. Ang nakakabahala kasi dito mga tol, eh yung nabubuong agam-agam sa publiko na itong si Harry Roque ay eventually masasampahan po ng kasong qualified human trafficking. At alam naman natin na ang qualified human trafficking ay wala pong piyansa kung sakasakali. Eh baka umistyle ito, gawin niya yung katulad ng ginawa ni Alice Goo, umalis dito sa bansa at magtago na. Salamat na lamang at eventually nahuli yung mga magkakapatid except itong si Wesley Goo. Siya na lamang yung natitira sa kayong pinaka big boss ng Pogo na hindi pa rin po nasasakutin ng ating mga otoridad sa kasalukuyan. Huwag sanang dumating sa punto na yun. And worse, huwag sanang dumating din sa punto na katulad ng ginawang pag-aresto dito kay Apollo Quiboloy. Grabing perwisyo ang nangyari po doon sapagkat milyones na gastos po ng gobyerno para lamang mahuli si Apollo Quiboloy. Tapos, kinalaunan ng masukol, susuko din pala. Pinahirapan pa ang ating mga otoridad at the same time, pinagasta pa ng napakalaki ang ating gobyerno, susuko din pala. Etong si Harry Roque, ngayon pa lamang, patunayan mo na kagad sa iyong mga supporter na ikaw ay talagang walang tinatago. Hindi na sa amin ng mga critical sa iyo eh. Sa iyong mga supporter na lamang. Kasi ang paniniwala nila, malinis ka. Ang paniniwala nila, wala ka talagang kasalanan. O, para sa kanila, for the sake, dito sa mga supporters mo na ito, i-show up mo na ngayon yung sarili mo at abogado ko naman, alam mo kung paano gamitin ang mga dokumento na yon, isumitin mo na ito sa Kongreso. Hindi iyon paghahanap ng ebidensya laban sa'yo. Yon ay sasagot sa kanilang mga katanungan na maaaring magbigay din po ng impresyon sa ating publiko na ikaw talaga ay walang kasalanan kung yon ay iyong gagawin. Pero mukhang hindi mo yata gagawin, Harry Roque, dahil hanggang sa ngayon, ikaw ay hindi mahanap, ikaw ay nagtatago, hindi namin mawari kung yan ay totoo o hindi, o talagang binabastos mo lamang ang mga kapwa mo kongresista. Kasi naging kongresista ka naman, di ba? Alam mo naman yung proseso dyan sa House of Representatives. Yet, parang wala kang respeto sapagkat ito na nga, sa bagay, karapatan mo naman yan, dinala mo na sa korte. Ang tanong, kakatigan ka kaya ng korte dyan, Harry Roque? Secretary General Rex Velasco, nung araw din na yun, na kung saan sinabi niya hindi niya natanggap, na nandoon sila sa law office sa Makati ni Atty. Harry Roque. So, diba? I guess pagka ganun, baka sa residential lang siguro dapat i-deliver. So, we will coordinate closely with the Sergeant at Arms. Opo. Kung sakali hong hindi siya maresto, hindi siya, he wouldn't show up, ano ho magiging susunod na hakbang ng Quadcom? Well, kailangan talaga siya iwakap sa amin sa next scheduled Quadcom hearing on illegal POGOs. Kasi nakatentatively, nakaschedule kami sa Webes na ang aming impitado ay si Attorney Harry Roque, si Alice Goo, at saka si Cassandra Ong, at saka iba pang mga personalities na sana, hopefully nga, last na hearing na sana yan ng Quadcom. Basta makapag-submit lamang ng mga dokumentong inihingi ng mga membro si Attorney Harry Roque at iba pang mga information na maaaring manggaling kay Alice Goo at saka kay... Yun lang naman ang inihiling sa kanya eh. Yung mga dokumento lang.
wala naman siguro masama doon, Harry Roque. Bakit mo sasabihin na paghahanap ng ebidensya laban sa iyo? Eh kung yung mga dokumento na yun, yun ang magpapatunay na malinis ka eh. Hindi yun ebidensya laban sa iyo. Ebidensya yun, pabor para sa iyo. Kaya yung pag-gaslight mo sa mga supporters mo, in general sa public, eh bawas-bawasan mo, Harry Roque. Ah, yung pagiging sinungaling mo, bawas-bawasan mo. O tahasan natin sasabihin sinungaling itong si Harry Roque. Bakit? Eh pinagbibintangan nito si Pangulong Bongbong Marcos na drug addict si PBBM eh. O napakasinungaling, di ba? Samantala, nung panahon ng halalan, partikular ng si Pangulong Bongbong Marcos noong Nobyembre ay nagpa-drug test sa sinasabing paggamit ng cocaine. Itong si Harry Roque ang isa sa mga nagsasabi na hindi drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos nung umihip ang hangin at nako-corner sila ngayon sa mga di umano'y mga kagaguhan na pinagagagawa nila, nagbabago ang sitwasyon at harap-harapan, kaliwat-kanan, sa loob at labas ng bansa, sinisiraan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya napakasinungaling talaga ng tao na ito. Bawas-bawasan mo yung kasinungalingan mo, Harry Roque. Cassandra, siguro baka enough na yun para makagawa kami ng committee report. Aha. Kung ano naman yung komento ninyo sa sinabi ni dating presidential spokesperson Roque na wala raw mahanap ang pulisya o prosekusyon ng anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa illegal na pogo. Iyon ang kanyang claim, no? Pero bakit naman sa discussion ng membro ng Quad, lalo na yung tanong ni Congresswoman J.T. Luistro, tanong ni Congressman Roger Gutierrez, tanong ni Congressman Ortega at Congressman Kongkun, na nangangailangan talaga ng mga dokumentong ito para mapatunayan na walang kinalaman, no? Si Attorney Harry Roque doon sa maaaring proceeds or illegal proceeds mula sa illegal poguhab na ito. Aha. Ang question po kasi na pinatinanong sa kanya ay kung saan pumaring nang galing yung paglaki ng legislation. Thank you. Paglaki ng kanyang kapital, no, doon yes. Sa kumpanyang Dian Chang Corporation na siyang nagmamayari at ang pamilya niya. So, pagka ito ay napatunayan na mula doon sa kanyang binanggit na pagbibenta ng lupa ng kanyang kamag-anak sa multinational subdivision sa Parañaque, 1.8 hectares na po ito, at iba pang mga transaksyon, maaaring makita natin doon at mapatunayan na talagang hindi galing sa illegal pogo hub na Lucky South 99. Sinasabi ni Congressman Barbers, maaaring makita nila. O ngayon, baligtarin natin yon. Kung talagang malinis ka, Harry Roque, kabaligtaran yung makikita ng mga kongresista. Diba sinasabi nila, ikaw ay maaaring merong kinalaman talaga sa Lucky South 99, particular being the chief legal officer nito. O di ipakita mo ang mga dokumento na ito. No, hindi naman ito hearing eh. Ay hindi naman ito trial na yung nag-aakusa ang may burden para patunayan ang inaakusahan nila sa iyo. Hindi ka dito inaakusahan per se. Sila ay naghahanap ng katotohanan, ng kasagutan. Kung ako nga kay Congressman Ace Barbers, hindi ko sasambitin yung mga ganong kataga eh. Ang sasabihin ko lamang ay may mga katanungan ang committee na naghahanap ng kalinawan. At sa pamamagitan ng mga dokumento na yan, malilinis po ang pangalan ni Harry Roque. Mali yung, I believe, mali yung ginamit na pananalita ni Congressman Ace Barbers dahil lumalabas na parang inakusahan niya na talaga si Harry Roque. Pero again, dapat ang sistema, naghahanap tayo ng katotohanan, hearing in aid of legislation ito, para yung mga katotohanan na yan, ay magagamit natin sa pagbalangkas ng pulisiya at ang pulisiya na ito ay magagamit natin para magkaroon ng particular na batas na magpe-prevent sa mga ganitong bagay na hindi na maulit sa hinaharap. Ngayon, tulungan mo ang Kongreso, Harry Roque. Huwag mong itago ang mga dokumento na yan kung talagang malinis ang iyong kayamanan. Tuloy natin ang pakikinig sa balita.
sinasabi po ng aming mga kasamahan na siya po ay nag-aabogado. Kundi dinedenay niya ito, siya po ay nag-aabogado dito sa Lucky South 99 na ito. Nung ito ay umarap sa Pantur, nung ito ay may nakitang dokumento nung nireit yung pora sa Bobohab, may nakitang dokumento na nagsasabing siya ay legal officer. At saka yung sudden increase daw ng kanyang yaman, no? Mula ng period ng 2016 to 2019, na ito yung kasagsagan ng operation ng POGO. Yes, very adamant ho si Attorney Roque sa kanyang refusal na magsubmit ng mga ganitong dokumento dahil una-una, wala raw itong kinalaman sa inyong sinasagawa investigasyon at ito raw ay witch hunt. Yung pagpilit sa kanya na isumite yung mga private documents sa kanilang pamilya. Imposibleng walang kinalaman mga tol sa isinasagawang investigasyon. Kasi nagtatanong na nga yung mga kongresista saan galing ang kayamanan mo, Harry Roque? May allegation sa'yo na ikaw ay may connection sa Lucky South 99 at ang allegation na ito ay bahagi ng mga kayamanan na yan maaaring nanggaling sa POGO operations. Di ba? Kaya para malinis mo talaga ang iyong pangalan, simple lamang. Yung mga dokumento na ikaw naman ang nagpresenta na ipapakita sa harapan ng committee, dalhin mo at ipaliwanag mo. Sabihin mo lamang, ito, mga kongresista, ang patunay na hindi totoo ang mga binibintang nyo sa akin. Sapagkat sa mga dokumento na ito, makikita na ang lupa ay aming ipinagbili at ang kayamanan na biglang lumobo sa akin ay galing dito. Diba? Pero pilit mong iniiwasan eh. Kaya hindi mawala sa isipan ng publiko na meron ka talagang tinatago, Harry Roque. Alam mo, Ivan, yung dokumentong yun, siya ang nangako na magbibigay. Hindi naman voluntaryo niyang sinabi yun. Binoluntir, Tinanong siya, siya nag-offer na ibibigay niya yun. Eh, ngayon, nung hinahanap na, eh, witch hunt na. Ano bang talaga talaga totoo? So, hindi namin maintindihan kung ano yung ano. Alam mo, ang mahirap kasi kapag ka nagsasalita outside of the quad, doon dadaanin sa social media, mas magkakaroon ng misunderstanding. Mas maganda nga sana, nasa harapan na lang ng quad, doon nga sabihin na stop this witch hunt. So, nung sa ganun, magkaroon ng balita. Di siguro kayang sabihin ni Harry Roque yan sa harapan ng mga kongresista. Ngayon, balikan natin. Yung naging hearing diyan po sa House of Representatives the other last week plus Thursday or Friday po yata yon. At ito nga po yung manifestation ito pong si Congresswoman Louise Tro kaugnay po ng non-submission nitong si Harry Roque ng mga dokumentong kanya namang ipinangako. Pakinggan po natin ang manifestation dito po nitong si Congresswoman Louise Tro. So I will forgo with the video. To explain, Mr. Chair, this omnibus motion and compliance is made up of two parts. The first part is the motion to quash, that is from paragraph 1 to 33, and the second part is the compliance to the show cause order, which is reflected in page 34 to 43. This representation wished to make a manifestation with respect to the motion to quash filed by the attorney Harry Roque. In support of the above motion, Mr. Chair, he raised the same arguments which have been deliberated upon already during the last hearing. And to satisfy the requirement of due process, Mr. Chair, let me reiterate our answers to the arguments which he raised. First, that the hearing is not in aid of legislation. In answer to that, let me explain, Mr. Chair, this Quadcom was created to conduct an inquiry in aid of legislation pertaining to four issues which are haunting us. One is dangerous drugs. Two is extrajudicial killing. Three is the en masse acquisition of land. And four is the POGO operation. In other words, Mr. Chair, we are indeed an exercise of our power to conduct inquiry in aid of legislation, which is granted by no less than the Philippine Constitution, Mr. Chair. Second. By the way, before I forget, ako naniniwala ako na ang magiging desisyon dito ng Korte Suprema ay hindi po sasaklawan ang kapangyarihan ng legislatibo.
ang kapangyarihan ng legislatibo to issue order of arrest or citation in contempt or citing in contempt for a particular resource person ay hindi naman absolute, pero kapag ka ito particular dumaan sa due process, ibinigay ang nararapat doon sa resource person pero hindi niya po ginawa ito at binastos niya po, in particular ang committee na dumidinig sa mga issue, ay mauuwi talaga ito diyan po sa citing in contempt and eventually order of arrest. Kaya kahit dumulog itong si Harry Roque sa Korte Suprema, eventually ang sasabihin diyan ng Korte Suprema, ito naman ay hindi po legal na opinion, by the way. Ito po ay ordinary opinion lamang mula sa ating ordinaryong individual. Naniniwala ako na katulad din ng mga nakaraang pagkakataon na ang order of arrest na yan ay hindi mababago. Ano? Dapat magpaliwanag si Harry Roque. Eh kung baguhin naman ang Korte Suprema at sabihin na walang bisa yung order of arrest or yung citation sa kanya sa contempt, eh wala tayong magagawa kung hindi sumunod. Even ang Kongreso sumunod sa Korte Suprema. But in the meantime, habang yan ay dinidinig pa sa Korte Suprema, eh siguro naman nararapat Harry Roque na ipakita mo ngayon ang tapang mo, ang hilig-hilig mong magsalita sa harapan ng publiko, particular sa iyong social media. Pero pagka ayan na yung problema, particular itong paghahanap sa iyo ng ating mga otoridad, eh tago-tago ka na. Oh, anyway, pakinggan po natin muli ito pong si Congresswoman Luis Tro. Attorney Harry Roque argued that the documents requested are not germane to the inquiry in aid of legislation. Again, in the case of Arnold versus Nazareno, there are two requirements. One is materiality to the subject matter. And second is materiality to the possible legislation. With respect to the first requirement, Mr. Chair, it is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established an overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South Corporation. Biruin mo, yan na yung findings, ano? Merong circumstantial, overwhelming circumstantial evidence. Oh, by the way, paliwanagan natin sa madaling pangunawa, ano ba yung circumstantial evidence? Ito po yung mga ebidensya na hindi direktang nagsasabi na ang isang pangyayari ay talagang nangyari. Halimbawa, may mga pagkakataon, ito, illustration lang, merong napatay sa loob ng bahay. Walang nakakita doon sa mismong pagpatay. Pero, doon sa panahon na napatay yung tao, merong nakita yung isang individual na merong lumabas na isang individual na merong bahid ng pulang kulay ang kanyang mga damit, ang kanyang damit. Tapos siya po ay mabilis na tumatakbo palayo doon po sa pinangyarihan kung saan napatay yung tao. Yun ay isang halimbawa ng circumstantial evidence na if taken together, sa batas kasi, anyway, hindi ako abogado again ha, ang lahat ng sinasabi ko po dito ay hindi po legal na opinion. Ito po ay opinion lang natin, nililinaw ko po yan ha. Pag pinagsama-sama mo po yan, maaaring paniwalaan bilang ebidensya na yung mga sirkumstansya na ito ay talagang nagtuturo sa iyo na ikaw marahil yung gumawa ng krimen. At dito sa pagkakataon na ito, pinaliliwanag ni Congresswoman Luis Tro na maraming circumstantial evidence na sinasabi na si Harry Roque ay merong ugnayan sa Lucky South 99. Kaya kung ako kay Harry Roque, uulitin ko lamang yung sinabi ko kanina. Ilalabas ko ang mga dokumento na yan at isasampal ko. Hindi. I mean, ipapakita ko sa mga kongresista. Ito, kung pwede ko lang isampal sa inyo. Hindi, pinapaano ko lang yung converse, yung ano natin, natalakayan natin. Na. Ito ang mga dokumento na nagpapakita na ang lahat ng kayamanan ko ay legal. Hindi nyo ako dapat pagbintangan na ako ay may ugnayan sa Lucky South 99. Sapagkat malinaw sa mga dokumento na ito na malinis ang aking kayamanan. Pero bakit hindi kayang gawin yon nitong si Harry Roque?
Yun ang malaking katanungan sa atin. Which is a POGO operator where we apprehended Chinese nationals victims of human trafficking, murder, and internet scam. Mr. Chair, at the height of the interpellation, we ask about the Biancham Corporation, which owns the property in Tuba Benguet, where the IT employee of this Lake South was apprehended. And that is where we started investigating Biancham. And then it was followed by our investigation on the subsidiary companies. As we investigate on Biancham, Mr. Chair, we found out the sudden increase of his assets in 2018, coming from 125,000 before 2016 in 2000. Naririnig mo, Harry Roque? Diba? Yun yung nagiging konklusyon ngayon sa isipan ng mga kongresista eh. Nabigla kang yumaman. Particular yung kapital mo dyan sa Biancham na pag-aari mo. Oh. Di, para matapos ang lahat. Malinis ang iyong pangalan. At kung pwede mong isampal ang mga dokumento sa kanila, ipakita mo. Kasi sa totoo lang, figuratively speaking, kung ang mga dokumento na yon ay lilinis sa pangalan ni Harry Roque, parang sampal ito sa mga mukha ng mga kongresista na nambibintang sa kanya. Ganun lang kasimple yon, Harry Roque. Pero ayaw mong gawin, kaya tuloy, ang iniisip ng publiko, majority sa amin, eh may tinatago ka. 2018, the current assets of Biancham rose to 125 million. At the height of the interpellation, Mr. Chair, Attorney Harry Roque articulated that his money did not come from POGO operation. To emphasize, Mr. Chair, that statement did not come from Quadcom, did not come from this representation. Instead, it came from the mouth of Attorney Harry Roque. This is an admission, therefore, Mr. Chair, that he admits the connection of these documents which we are requiring from him from the investigation on POGO operation that we are conducting. Diba? Eh kung hindi mo sinabi yung mga ganong kataga na ang mga dokumento na yon ay walang kinalaman sa isinasagawang hearing in aid of legislation na yan, di walang dahilan sa mga kongresista na ito para halungkatin pa ang mga yon. Bagkos ikaw ang nagbanggit, tapos ikaw pa ang nagpresenta na isusumite ang mga dokumento na yon. Kaya ito ngayon, hinahanap sa'yo. At nang ikaw ay hindi dumalo at hindi isinumite, eh, ipinapakulong ka ngayon ng Kongreso. Right now, to further explain, Mr. Chair, it was admitted that he was the presidential spokesperson during that time with a very limited income. And then we asked him, where did this 65 million came from? Where did this money came from? And he could not explain except that he sold a certain property in multinational company in Paranaque. To conclude, Mr. Chair, there is a question about the source of the money of Biancham Corporation, which belongs to Attorney Harry Roque. And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with POGO operation and this money possibly came from the POGO operation. Diba? Kung ako sinabihan ng ganyan, nako, eto mga dokumento, isampal ko sa pagmumukha nyo ito eh. Oh, alimbawa, ako sinabihan ng mga kongresista ng ganon, total, wala naman ako sa loob ng Quadcom, meron akong sariling programa, yung Spokes Hour, na ginagawa niya sa YouTube at Facebook, pakita ko doon. Ito, mga dokumento, isampal ko sa pagmumukha nyo ito eh. O, hindi naman siya makakontempt doon. Pero, hindi niya pwedeng sabihin yon sa Quad Committee. Kundi, yari siya doon. O, ngayon, malinaw lamang dito mga tol, na talagang either ang mga kongresista ang nagsasabi ng totoo o si Harry Roque. Pero kanino tayo maniniwala? So, para ko, naniniwala ako sa mga kongresista. Kasi, marami silang mga ebidensya, circumstantial evidence na nililink talaga si Harry Roque sa Lucky South 99. Si Harry Roque, kiniklaim niya sa kanyang sarili na wala siyang kinalaman.
Eh may mga ebidensya ba siyang pinipresenta? Wala, kung hindi salita niya lamang. Yung ebidensya na once and for all tutuldok diyan po sa mga hinala ng mga kongresista at maaaring sumampal sa kanila figuratively speaking, eh nililimit niya sa kanyang sarili, ayaw niyang ipakita sa mga kongresista. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol.